Good morning, everyone! Welcome to Julian's Kitchen! It's 2019! Okay, sino ba dito sa inyo yung mahilig sa New Year's Resolution? Aminin nyo, guys, ganyan naman ang ugali natin, hindi ba? Palagi natin pinapromise, pagpatak ng January 1, kakain ako ng healthy. I'll start my day right, I'll eat healthy, I'll exercise. Kaya di ba palaging ang daming tao sa gym pag January 1? Kasi nga nagbabawi. Guilty sa mga nakaraang kasalanang ginawa noong nakaraang Pasko. So ngayon, our recipes, pinakapamayawang talaga ako. Pinapaganita ako ba kayo? Ang sarap naman kasi talaga kumain. So now, our episode for today, ang title po niya, Pa-Healthy sa 2019. Gagawa tayo ng Detox Green Smoothie. Ngayon, ang gagawin natin is banana oatmeal pancake with cottage cheese. And the other one is a salad wrap. Yung pancake natin, may kasama siyang salad. If you follow me on Instagram, nagpo-post ako ng mga post-workout meals namin that we call dirty breakfast. Ito yung recent na pinost ko, the banana oatmeal pancake. So now, I'm toasting my rolled oats. It's important na gumamit kayo ng rolled oats. Hindi siya dapat quick cooking oats kasi magiging iba yung texture niya. Pag nagbago na siya ng kulay, pag medyo brown na yung itsura niya, pwede niyo na siyang i-blender. We will blend it up until maging powdery na yung itsura niya. Iyon ang gagawin nating pinaka-flour or pinaka-base ng pancake natin. Ayan na, nag-brown na siya. 2 cups of rolled oats ito. Ito naman pong gagawin kong pancake, hindi naman siya kailangan na powdered form. So if ang trip ninyo may nababite kayong texture, okay lang na ganyan na siya. Hindi siya malaking factor sa pagiging healthy. Kaya wag niyo akong gawa ng excuse. At sinabi, kasi sabi ni Judy, dapat naka-blender at powdered siya. Hindi naman, guys. Suportin siya sa blender. Of course, it's important a baking soda kasi iyon yung magpaparise ng pancake natin. Kung may mga nabubulok na kayong saging, pwedeng yun ang gamitin nyo. Itong saging na to, perfect siya, kainin, as is. Pero yung mga saging na marami ng freckles, yun normally ang ginagawa pang banana cake. Kasi yung natural sweetness ng saging, habang tumatagal siya, nagiging siyang matamis. So tama na ba yung isa? O gusto niyo isa pa? Pwede isa pa, no? Aka na to. Coconut milk, mga 1 cup muna. 1/4 teaspoon baking soda. 1/2 teaspoon vanilla essence. A tablespoon of chia seeds. Ito yung magdadagdag ng ating energy. Dagdagan natin ng half pa. So, 1.5 tablespoons of chia seeds. Be-blender na natin. Hello, hindi ko na powder. Tignan natin kung ano magiging itsura. Sabi ko, ipa-powder ko eh. Hindi na kasi ako marinig. Hindi na natin ma-achieve yung hindi grainy kasi nakalimutan ko nga. Pero pwede yung siyang i-powder muna. Kung hindi naman, ganyan ang itsura niya. Itong pancake natin, papartneran natin ng greens. It's very important. At the end of every workout, yan, you nourish your body with a lot of greens. Importante yun kasi parang, di ba, pag uhaw-uhaw ka, gusto magtubay, ganun din yung muscles mo. Pag uhaw-uhaw, it's the perfect time na you nourish it with something healthy. Ay, kailangan, dahil lumabnaw na siya. Kailangan ko siyang i-thin. Ay, hindi siya lumabnaw. Lumapot siya ng bonggang-bongga. Kailangan ko siyang i-thin. So, pagka, halimbawa, ito na yung consistency niya, yung parang semento na siya, lalagyan niyo na siya ng coconut milk. It could be fresh. Coconut, syempre, the fresher is always better. Kung wala namang ka-fresh, pwede yung can. Kung hindi kayo mahilig sa coconut milk, pwede naman almond milk. So, basically, bumi-vegan itong ating ginagawa. Kasi wala tayong gagamiting egg. Okay. So, ito dapat yung consistency niya. Yung pwede nyo siyang i-pour. Kanina kasi pag ginawa ko, feeling ko, tatakbo siya mag-isa. May sarili na siyang bumoto. Pwede siyang bumoto. Okay, na, kailangan natin ito i-transfer. Kasama ba ako dito? Nak, I am back. Gagawin na natin ang ating salad wrap. Papatayin muna natin ito kasi ihuhuli na natin ang ating smoothie. Kuha ako ng chicken breast. Itong salad wrap na to, you can bring it with you. Baunin ninyo sa opisina. This is canola oil.
pwede kayong gumamit ng coconut oil because walang saturated fat yung coconut oil. But, ang sabi nga ni Jamie Oliver, ang coconut oil, hindi siya nakakapayat. It's just that wala siyang saturated fat, pero may fat content pa rin siya. So, if you're not working out, hindi advisable ang coconut oil. A bit of salt and paprika, 1/4 teaspoon pepper, and kemerado! Alam mo, wala talaga akong episode na wala akong mga ginagawa sinasabing kanya. Kung hindi pwede hindi ako mapaso, hindi ako pwede hindi madulas. Okay, etong ganitong klaseng marinated chicken, pwede nyo namang iluto yung kakainin nyo lang. And then the rest, pwede nyo nang i-store sa freezer nang naka-portion na siya para every time na may lulutuin kayo na kailangan yung para sa inyo lang, yun lang yung lulutuin ninyo. Hindi nyo na kailangan ilabas lahat. Dahil isang wrap lang naman ang gagamitin ko, so isang chicken lang o dalawa siguro strips ang ilalagay ko. So, etong gagawin natin salad wrap, packed siya ng protein, ng veggies kasi meron tayong salad greens. And kung vegetarian kayo or vegan kayo, you can just take out the chicken, palitan nyo ng tofu, palitan nyo ng mushrooms or something, kung anong trip ninyo. Yeah, tatlo lang lulutuin ko. Habang nangyayari yan, pwede na tayong magbuo na tortilla wrap natin. Mukhang maliit na wrap lang yung magagawa natin. So ano lang siya? Pandak na wrap. Kasi pag masyado namang malaki, parang burrito na yung lalabas. Ang dalawang tao. O sige, magpalagay natin dalawang tao. Ito ay whole wheat tortilla wrap. Mayroon ito sa mga groceries. Hindi nyo kailangan sabihin na wala ang makita niyan. Meron kang makikita niyan. Huwag mo kusaktan! So pwede kayo maglagay ng canned tuna. Actually, perfect nga siya kapag marami kang mga tirang pagkain. Ay, ang laki ng spinach! Spinach! Packed of antioxidants. Ito yung pinaka-pang-detox natin talaga. We will add my carrots. See, you can make it as colorful as you like. Pwede kayong maglagay ng beans para mas mabigat siya. You can add quinoa to it para mas hearty yung pakiramdam ninyo. Pero ako ngayon, dahil gusto kong mag-detox ng very, very light, puro gulay lang ang ilalagay ko. Roasted bell pepper, just to make it more colorful. At may lasang extra yung ibibigay yan sa atin. Maglagay tayo ng turkey ham. Pwede naman, huwag na kayong maglagay ng chicken, turkey ham na lang. Okay, then, can add cheese. Pinatay ko na yung chicken. Patay naman na siya, niluto ko lang. Palamigin lang natin ng very, very light. Slice it. Para pantay sila. Naayos ang pagkakaluto ng ating chicken. Huwag mo kong papayaan. And dapat fully cooked ka. There, hindi na siya pink. Juicy pa rin siya. Meron akong ranch dressing. You can use any type of dressing that you want. Mabibili niyo may mga salad dressings na organic sa mga healthy options or sa mga organic na ano. You can make your own. Pero kung busy kang tao at o tamad ka parang ako minsan, ito lang ang gamitin mo. Chicken is perfect with ranch dressing. And then our corn. Malaking pagsubok kong pagbalot nito. And cheese. You can take out the cheese if you don't want na may cheese ang kinakain ninyo. Kasi nga, kung ayaw nyo ng dairy, okay lang. This is our cheese slices. Yeah. So, habang iniisip ko kung paano ko siya babalutin, magsimula mo tayo ng pancake. Okay, pancake. Ang saya nitong pan na to. You can buy this online. I'm pretty sure sa mga Shopee or Lazada, baka may ganyan na. May tinatawag tayong better butter. Ibig sabihin, wala siyang dairy. Ayan, 100% dairy-free. Meron nito sa Real Food. Meron nito sa Legazpi Market. Just look for In a Nutshell. Actually, hindi naman nila ako kilala. Hindi ko po sila ina-endorse. Gusto ko lang yung produkto nila. So, parang ina-endorse ko nila. Pero hindi po ako bayad para gawin ito. May mga gano'n naman tayo. Madali mag-brown ang better butter. So, don't think na napabayaan ko siya. Doon paminsan naman pabaya ako. Pero hindi naman sa lahat ng oras. Kalat-kalat, Juday! Kailangan niya rin i-grease yung ibabaw. Ito kasi babaligtarin natin siya mamaya. So, paglabas itong pancake natin, para medyo malas siya golden brown. Okay. Ganyan muna siya. How to wrap? Fold. Half fold. And fold. And you tuck everything in. Inside, inside.
kailangan niya itong loob niya, itong sides niya nakatak pa ganyan, pa triangle. Tuck everything in, and then you, kaya ko to. Burrito! Tapos, ito toast natin siya. So, malalaman natin, baka naman nasunog na siya. Sanay naman kayo sa akin namin nasusunog ako. 1, 2, 3. Ako muna. Hindi masyado. Crispy yan, hindi yan sunog. Huwag niyo ako anuhin. Habang niluluto tayo ng pancake, patapos na yan. Papatayin ko na. So, baka maligwak pa siya. Mainit na ang ating pan. Griddle. Just toast it para may browning factor siya. Habang ginagawa natin yan, start with our smoothie. So, ang tawag ko sa kanya, detox green smoothie. It's a handful of spinach. Ako kasi, sa mga baguettes, kailangan makonsume nila yung amount ng vegetables nila na dapat nila makonsume for the day. Kung hindi nila kaya inumin, kailangan nilang kainin. Yan ang aking rule sa bahay. So, nga naman, bilang bata, gusto mo bang kainin yung bowl ng gulay? Siyempre, hindi, diba? So, dalawang bananas, have our yogurt and coconut water. May mabibili kayong coconut yogurt sa mga weekend markets. Kung ayaw nyo ng Greek yogurt, puno lang ito kasi ng protein, so it's also good for a post-workout drink. Or halimbawa, first thing in the morning, ito na iinimin mo. Like a cup of coconut water to cleanse your system. Like a handful of chia seeds. Pwede tayo maglagay ng mangga. Bakit hindi? May mangga tayo. Basically, you can add anything na healthy ha. Kaliwa na lang tayo sa part na yan ha. Kung namamahal lang kayo sa spinach, hindi naman kailangan spinach. You can actually use malunggay leaves. Napaka-healthy ng malunggay. Kaya nga nila tinatawag na miracle plant ang malunggay, di ba? And just a bit of honey. A bit ba yun? Parang hindi naman a bit yun. O yan yan lang, a bit. Pwede i-adjust. Ang ginagawa ko sa amin, fini-freeze ko yung banana pag pabulok na siya. Pag sobrang na siya, overripe na siya, i-freeze ko yung banana, hindi ko na kailangan maglagay ng yellow sa smoothie ko kasi siya na yung gumagawa ng lamig doon sa smoothie. In this case, wala siyang lamig, kaya hihingi ako ng yellow! Ganon. Please, kids, it's important that you always say please kapag may hinihingi kayong something, lalo na pag matanda. So, tikman nga natin. Mmm, lasang gulay. So, pag naglagay na tayo ng yellow dyan, madi-dilute na yung lasa ng konting spinach. Pero, okay lang naman yun kasi... Okay. Ha! May kale pa pala. So, sobrang healthy na siya kasi may kale. So, ito yung pinakamalakas sa antioxidants. Mas mataas ang calcium ng kale kesa sa gatas. Did you know that? I don't. Now I know. Hey! Niluluto nga pala ako! Hey! Hey! Nasaan niluluto ko? Ito. Hindi naman. Naalala ko may niluluto pala ako. Kasi parang pasunog na siya. Hi, naku, Juday. 2019 na, ganyan ka pa rin. Kamusta naman? Gagawa tayo ng salad dressing para sa ating salad na isasama sa pancake. Olive oil, honey, and just lemon. Nata yung ibang kailangan. Lemon! So, ganito ba? Pag 2019, pamahal na pamahal ang bilihin. Palit ng palit ang mga binibili mo. Parang unfair, di ba? Lemon. So, you see, hindi naman mahirap maging healthy. Nasa sa'yo lang, pagpuporsige lang naman yan kung hanggang saan mo kaya. Panindigan na ikaw ang gumagawa ng pagkain mo every day. It's not mahirap, guys, ha? And then, we will add our greens. Remember, yung ginawa ko dati, salad dressing at the bottom of the bowl, then it's the only time we add our greens kasi para hindi siya overdressed. Para siya hindi mukhang pupunta ng club overdressed. Wale. Uunahin natin ang ating burrito. Ha, oh, di ba? Pag binaligtad mo, perfect! Chance. We will slice it in half. Are you ready? Mmm! You have your burrito? Ang ganda niya! Ha? Good job, Juday! Parang siyang nalungkot. One.
kung malaki kang tao at malakas kang kumain at kakatupas mo lang mag-workout, perfect to kung mga 3 stacks, ganyan. Kakagulo ko sa inyo, baka masira pa kayo. Okay, ganyan lang, hindi ako magulo. Or this can also be a plate for 2, kasi 3 pancakes kung nadadamihan kayo. Hindi na kasasama kasi medyo akin ka na lang. Hindi naman kita, hindi ako racist. Mamaya natin nalagay yung cottage cheese and sliced strawberries para lang may kulay. So, eto yung ating salad greens and olives. So, itong breakfast na to is full of protein. And I assure you, hindi kayo magugutom within the day. Kasi tried and tested ko na itong mga pagkain na to. And we can add our cranberries. Dried cranberries, it can be raisins, it can be... Kala, may naiwan pa. Talaga ba? Ito nga. Gusto ko yung cranberries kasi masyado ko natatamisan sa raisins. Gusto ko, medyo may tartiness siya. Masarap na pabili yung tartiness. Parang ang social tartiness. Kasi may tamis na makukuha dun sa pancake. So, gusto mo may ibang level or may ibang flavors na lumalabas from your other elements. We'll get our smoked salmon. Again, hindi naman siya kailangang smoked salmon kung wala naman kayong peklat. Kung wala kayong peklat. Ako, marami akong peklat dati. Pwede naman canned tuna. May salmon in can. Pwede kayo maglagay ng sardines if you like. Pwede nyo lagyan ng nuts if you like. Now we will put our cottage cheese. Cottage cheese. Full of protein dito. Again, kung vegan kayo, pwede nyo dito ilagay. And then, our mga tayo ng strawberries. It could be any other fruit that you like. It could be just bananas or pwedeng apple, pwedeng mango. Perfect para sa strawberry shortcake. Ito siya mag-flower ng strawberries. At ito yung ganyan. And then you just fan it. And after fanning it, you can just put it on top like that. Ta-da! There's your breakfast. A healthy, dirty breakfast. It's 1, 2, and then, since this is for 2, we will make it for 2. Alam mo, we will make it for 3. Our detox green smoothie. Uy, sakto sa dalawang tao. Ang sweet. Saan galing yun? Parang sumabit lang yung strawberry. Ang cute-cute! Ang bilis-bilis na lang pangyayari. Daigang teleserye. Okay, simulan natin sa burrito. Burrito. Ano ba lasa mo? Hindi ka dito. Ba't wala? Sayang wala dito yung asawa ko. Wala ka ba si Ryan? Agonsilyo. Smoothie, so you'll get a bit of everything. Mmm. Not bad at all, Judy. Tapos binalik ko. Kaya mag-alag niya naman ito sa food shot yan. Ay, nilaglag. Tapos, natitigman ko na lang na pancake. Yung nandito. Kasi, nandiyan na siya. Alam naman, nandun. Pwede nyo rin siya lagyan ng drizzle ng honey kung gusto nyo. Or agave syrup. Kung matatamisan na kayo masyado, hindi na kailangan. Bakit hindi? Yung banana, pwede pa siyang mas hinog. Kasi kulang pa yung lasa ng bananas para sa akin. So, kung meron kayo mga mabubulok na mga bayabas. Saan yung bayabas? Sa bananas. Kung may mga mabubulok na kayo ng mga saging, i-ref nyo lang kasi, or i-freezer nyo lang kasi magagamit nyo pa siya ng mahaba panahon. This is my detox green smoothie. Cheers, guys! Mmm! Lasang halaman. Pero, hindi naman sobrang halaman na hindi naman ako tutubuan na ugat dito. Ibig ko sabihin, lasang-lasa ko yung spinach and kale. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Hindi ko ginawa itong smoothie na to para sabihin lasa siyang ice cream. No, it's not the point. It's because it's a detox green smoothie. Asahan nyo, malalasahan nyo ang mga gulay na nilagay ninyo. But, alam mo na nagde-detox ka at nilalabas mo lahat ng toxin sa katawan mo na accumulate mo this holiday time, worth it naman. So just drink this every day. Eventually, masasanay ka din, mamshi. Hindi problema yun. Ako, gusto ko siya. Promise. Gusto ko siya. Super healthy dishes that you can make on your in your house to start your year, right?
we have our superfood burrito wrap, we have our detox green smoothie, and we have our banana oatmeal pancakes and salad na perfect for your post-workout meal. So, there you have it, guys! Napakadali, napakasimple, walang kapagod-pagod, walang kahirap-hirap, mapaproud ka sa sarili mo dahil ginawa mo. I hope hindi lang to gagawin ninyo for the first week of January. Sana magtuloy-tuloy siya. Sabay-sabay tayo na maging healthy this coming 2019. I wish you all good luck! And kung meron kayong comments and suggestions, feel free to write down below. Don't forget to like and subscribe here at Judy's Kitchen. Bye guys! See you again next Saturday! Happy 2019!